Ako po si Coach Joshua and this is our segment, DevoShare, kung saan hihimay-himayin natin ang salita ng Diyos para sa atin ngayong araw na to. So ang title ng ating devotion for today that I would like to share, ikukyu ng ating mga tao na nandito sa loob ng studio dahil may kanta po ito. Kanta, hindi ko kayang kantahin eh kasi delikado. But gusto natin magpasalamat sa lahat ng mga tao na nanonood, to everybody that's still watching and you're being engaged by the word. We want you to stay in, plug in, and sink in sa salita ng Diyos. Ang title ng ating devotion ngayon ay... Oy, stop. Oy, ang title ng ating devotion ngayon ay Kailangan Kita o Pag-asa Nasaan Ka. Oy, especially sa mga tao na napapagod na, nawawala na ng pag-asa, ang sasabihin ko sa inyo ay nasaan nga ba ang pag-asa? Kukunin natin ang ating devotion ngayon sa Hebrews 10. Of course, dala ko ang aking favorite na version ng Bible, the millennial version of the Bible, the Pinoy version of the Bible. And I will read from Hebrews 10, 32 to 38. Hanggang 39 na lang para mas masaya. Huwag niyong kalimutan yung lahat ng pinaghirapan niyo nung una kayong maliwanagan. Tiniis niyo ang matinding paghihirap at di kayo nag-give up. Minsan, iniinsulto kayo sa harap ng maraming tao at tinatrato ngang di maganda. Kung minsan naman, sinasamahan niyo ang mga taong pinaghihirapan din ng ganon. Dinadamayan niyo ang mga nakakulong at nung inagawan kayo ng mga ari-arian, kinaya nyo pang ngumiti kasi alam nyong meron kayong mas magandang bagay na tatagal forever. Amazing ano? Kay Lord talaga may forever eh. Sa verse 35 ang sabi dito, kaya huwag kayong mawalan ng lakas ng loob kasi dahil dyan magkakaroon kayo ng malalaking reward. Sa verse 36 ang sabi, kailangan nyong habaan ang pasensya nyo para magawa niyo ang gusto ng Diyos at matanggap niyo ang pinangako niya. Sa 37 ang sabi, dahil sabi ng scripture, konting panahon na lang, padating na ang Diyos, hindi na yun magtatagal. Ang bayan kong matuwid ay mabubuhay dahil sa faith, pero kung tatalikod siya sa akin, hindi ako matutuwa sa kanya. Hindi tayo kasama sa mga taong tumalikod sa Diyos at napapahamak, dun tayo sa mga may faith, kaya naliligtas. Kaya ngayon mga kapatid ko, especially those that na-stress nung nalaman na ma-extend yung ating enhanced community quarantine kasi pataas pa lang yung curve ng hit ng epidemic sa atin. Tanong ko, pagod ka na ba? Nanghihina at nawawalan ng pag-asa, ang dalangin ko is palakasin mo ang sarili mo sa una, pangako ng Lord na nagsasabi, sandaling panahon na lang at darating na siya at hindi siya magtatagal. Yan yung sinabi sa verse 37. At pangalawa, sa pagsasama-sama nating mga anak niya. I know that it's a really challenge. It's a tough challenge for us na magsama-sama and be in one right now. Especially, hindi tayo pwedeng magsama-sama in big congregation. Kaya dito sa Life Church, we want you to connect and keep connecting with us. Kasi maraming opportunity for us to connect with each other. Pwede mong i-text, pwede mong tawagan, pwede mong i-messenger. Sa mga merong data, pwede mong i-zoom yung buong life group mo dahil sa ating pagsasama-sama. Ang sabi ng pangako ng Diyos sa Matthew that when two or three are gathered together in His name, hindi naman sinabi doon that two or three are gathered physically together, but when we are together either online on an online platform, sabi ng pangako ng Panginoon, there He is in our midst. So, ang pag-asa ay nasa sa atin. Gusto kong pagtuunan natin ng pansin to because it's very crucial for us, especially in this time and in this season, na hindi tayo pwedeng magsama-sama, na hindi tayo pwedeng mag-come together because there's a potential na mahawa natin o mahawa tayo ng sakit na dala ng COVID o ng pandemic. Kaya, nasaan nga ba ang pag-asa? Sa verse 23 hanggang verse 25 sa Ang Salita ng Diyos version, sa YouVersion ng Bible, gusto kong basahin na nakasulat dito. Ang sabi dito,
Pakatatag tayo sa pag-asa natin at huwag tayong mag-alinlangan. Dahil tapat ang Diyos na nangako sa atin. At sikapin nating mahikayat ang isa't isa sa pagmamahalan at paggawa ng kabutihan. Ulitin ko yun na kasi ang ganda eh. Sikapin natin mahikayat ang isa't isa sa pagmamahalan at paggawa ng kabutihan. Huwag nating pabayaan ang mga pagtitipon natin gaya ng nakag-ugalian na ng ilan. So in this time and season, pwede na nga ilang weeks na tayong nasa enhanced community quarantine. Parang nakasanayan na natin na nasa bahay lang tayo, patuplok-tuplok na lang tayo, sabi nga na presidente natin sa ating social media account. Let's use this opportunity to connect with not just the people that are one with us as a Christian community, but as family. Sa mga meron kayong kapamilya na hindi pa mananampalataya, this is the best time to connect with them. At ang sabi dito, sa halip, palakasin natin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayong nalalapit na ang huling araw. This is the last days. Sabi nga ng iba, matagal ng last days. But we believe that God is coming very, very soon. And we want us to be one together, not just as spiritual family, but one as believers that are believing na parating na si Jesus Christ. So kung napapagod ka na, nanghihina at nawawala ng pag-asa, ang pag-asa ay nasa pagtitipon o nasa pagsasama-sama ng mga mananampalataya. My prayer is that we may be separated. Pwede tayong hiwa-hiwalay, but we can come together in prayer. Every evening, we're praying together. Every evening, nagsasama-sama tayo, nananalangin tayo. We may not be physically present, but we are one in the body of Christ. At ikaw ay hindi nag-iisa. Kami, dito sa studio, kami na nandito sa church, kung nanonood ka man ng live o nanonood ka man ng repeat or ng replay or ng ating uploaded version, hindi ka nag-iisa because you have brothers and sisters in Christ that is praying for you, that is asking God na sa mga moments na to, God will be with you at palakasin ang iyong pag-asa. Nasaan ang ating pag-asa? It is in us. Sabi nga na 2 Peter 1:3, in His divine power, God has given us everything we would need for in life and in godliness. Sa aking pagtatapos, I want to encourage everybody, sa lahat na nandito, nanonood at nanonood ng ating replay, uploaded versions of this devotion, find time to connect with someone. Find time to connect with your life group. Find time to connect with the people that are needing, especially sa panahon na ito. Or sa iyong paglabas sa iyong tahanan, meron kang bibilihin, find time to connect with people around us because this is where we find the strength. Dito natin makikita yung kalakasan to encourage everybody. So muli, mula dito sa Life Church at mula dito sa Moving Life Forward, broadcasting today, it may be repeated or pinapanood mo to sa ating YouTube channel or sa ating Facebook channel. We want you to know that you are never alone. You are not alone. You are in our prayers and you will always be in our prayers. So yan po ang ating devotion ngayon. So hindi mo natatanungin, nasaan nga ba ang pag-asa? The hope that we have is in us and is in God that is in us. So ako po si Coach Joshua. Binabati ko po kayo ng isang pinagpalang Holy Week. Holy Week is just around the corner and this is the time that we can connect. So lahat po na nanonood, you can comment and you can let us know that nanonood ka. Kung may pinagdadaanan ka, let us know either in our broadcast or kahit na repeat, we will always find time to look at the comments and we will pray for you. Dahil hindi ka nag-iisa, kasama mo kami. God bless you and have a great day.